Kakovi, ang mga netizens, tila hindi nagugustuhan itong ginagawa na ito ni Bato de la Rosa. Kasi nung una, di ba, parang malamya ito eh. Tahimik si Bato eh. Kasi siya yung hotspot eh. Siya yung naka-on the spot eh dito sa ICC, di ba? Takot yan eh. Napabalita pa nga eh, halos pangiyak-iyak eh. Takot siya na arrestuhin siya ng International Criminal Court. At may i-resibo tayo dyan. May patunay tayo dyan. Mamaya share natin yung balita na yan. Takot siyang ma-arresto ng ICC. Diba? Sabi niya, nasa presidente yan, et cetera, et cetera. Sana panindigan ng presidente na hindi papapasukin itong ICC. Inagsalita si PBBM. Sabi ni PBBM, no, hindi pwedeng pumasok ang ICC. E di ang saya ni Bato. Wala na, yung kanyang weakness, yung banta sa buhay niya, banta sa kanyang political career, assured na, wala na. Diba? Hindi, in short, tanggal na sa mga listahan niya ng problema, o ICC, X na yan. So, ito na naman siya. Alagwa na naman siya. Kaya tuloy, ang sinasabi ng ibang netizens, ano ba to si Bato? Manggagamit? Ginamit lang si PBBM? Porket nagkaroon na ng statement si PBBM na hindi papapasukin itong ICC na to? Ganyan na siya agad. Umalagwa na naman. At nagkaroon pa nitong investigasyon na ito dyan sa Senado na malinaw naman na gustong i-destabilize ang Marcos administration. Gustong sirain ang administrasyon ni PBBM. Itong mga pahayag ni Morales eh, may mga nabubudol din dyan. May mga naniniwala dyan sa sinasabi ni Morales. Yet, binibigyan ng mahabang oras itong tao na ito na questionable ang credibility para masira si PBBM. Ano yun? Tapos sasabihin mo, patas. Ang investigation na ginagawa ay in aid of legislation. Aba, problematic yan. Anyway, syempre, hindi naman pwedeng ganyan lang. Meron pong pagkilos na magaganap para tutulan ito. Ito, nakita ko ito sa Facebook ka, Coffee, ha? Shoutout, loyalista, PBBM supporters. Yan kung nakikita nyo sa inyong screen. Papasukin na ang ICC. Merong grupo ngayon na nananawagan na, total, ganyan ka na ba to, ha? O sige, papasukin natin ang ICC. Parang yumabang ka eh, dahil hindi na papasok ang ICC. O ito, sige ngayon, papasukin na itong ICC. Hindi para bumalik ang takot. Posible, posible na ganyan yung dahilan yan. Yan ang basa ko dyan. O total ha, mawala ka ng utang na loob, parang ganon. Though hindi naman kailangan ng utang na loob eh, no? Kasi nasa gobyerno yan. Total ha, kumbaga bumibira ka ha, o sige, papasukin natin itong ICC. Yan ang weakness niya eh. Nagigets na yung punto ko, Kakofi. Minsan na ganyan tayo sa buhay eh, di ba? Porkit nawala na yung threat, nawala na yung problema natin, hala, bumalik ka na naman sa pagiging mayabang. Ganyan tayo minsan eh. Hindi naman lahat, pero marami sa atin ganyan yung style. Total, wala na threat sa buhay ko. Sige, alagwa ka na ulit. Diba, may sakit ka, tinulungan ka, baka move on. Sa sakit na yon, gumaling ka sa sakit na yun. O magaling ka na ulit, kinalimutan mo na yung tumulong sa'yo. O yan, ito ngayon. Ewan ko kung paano yung address ni Bato de la Rosa yan. Dudumugin siya ng mga tao dyan, ha? Dito sa, saan ba ito gagawin? Sa harapan po ng Senate of the Philippines, sa May 6 po yan, Monday, bukas na po yan, ha? Magkakaroon po ng pagkilos dyan. Shoutout loyalista PBBM supporters, papasukin na ang ICC. Nako, hindi kabahan na naman si Bato niya pag pinapasok ang ICC. Date, Monday, May 6, 2024. Ang assembly po ay alas 7 ng umaga at ang programa ay magsisimula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 11. Ng umaga. Sakto. Huwag masyadong mainit kasi sobrang init ka, Coffee. Mga dadalo dyan, ingat po kayo dyan. Magdala kayo ng tubig at payong dahil napakainit. Sa harap po yan ng Senado. Please wear red shirt and bring extra clothes. Sabi po ng post na ito. Kita kits daw po. Panawagan yan sa mga loyalista, sa mga PBBM supporters na gusto pong papasukin ang ICC para managot itong mga dapat managot. Eh kayo, agree ba kayo dyan, Kakofi? Napapasukin na lang itong ICC. Total eh, parang walang utang na loob naman itong mga to. Imbis na magpasalamat eh. Ayan, nakabuelo na ulit kasi. Kaya kanabira na naman. Samantalang yan yung kanyang weakness. Nung weakness niya, nasolve na yung weakness niya, at natulungan siya ni PBBM dyan sa weakness niya na yan, o malagawa na naman. Aba, mahirap yan. Sabi nila, ano ba, mangga? Manggagamit ba yan? Ganun ba yan? O yan o. Ito yung resibo, ito yung patunay. Nasa balita ng philstar.com, Bato admits fearing ICC arrest and detention. Takot si Bato na maaresto ng ICC.
at ng detention. At alam niya, malinaw sa kanya na tanging presidente ang makakapag-desisyon dyan. At nag-desisyon na ang presidente dyan, hindi pa papasukin ang ICC. O yun, siyempre, tuwan-tuwa na siya, palakpak na siya. O hindi na papasok ang ICC, sabi na ni PBBM eh. Diba sabi nila, panghawakan ng presidente yan. Panghawakan talaga, hindi naman siya balentong eh. Kayo itong bumabalentong ng mga statement eh. O total, dahil malaya na ulit, sige, ito na naman sila. Basta hindi nyo. Senator Bato de la Rosa fears the day he might get an arrest warrant from the International Criminal Court or ICC for his role in carrying out the war on drugs which left thousands of people, mostly poor suspects, dead. Takot si Bato. Maming mismo si Jan, takot siya na maaresto siya ng International Criminal Court. E sabi ni Trillanes, anytime. By mid-year, oh, June or July, isi-serve na itong warrant of arrest laban kay Digong at sa iba pa pong involved dito sa war on drugs. This year yan, kakofia, May 5 na ngayon. June or July daw yan. E paano yan ngayon? Matatakot ulit. Kasi sabi ni Bato, wala siyang atrasan dyan sa investigasyon na yan. Eh. Parang May 7, may hearing na naman sila dyan. Eh. O baka naman, pagsalitain na naman si Morales dyan. Ang haba na nga ng airtime na binigay kay Morales na supposedly yung hearing na yan para dyan sa drug hole sa Alitagtag, Batangas. Yan sana ang purpose niya, pero napunta doon si Morales eh. Binigyan ng mahabang airtime para sirain ang presidente. Astig, iba. Matakot daw itong si Bato. Sige, baka matakot ulit. Kapag may kilos protesta sa harap ng Senado bukas, baka matakot ulit. Tira natin. He said his fear stemmed from not from the inevitability, hindi maiiwasan na detention, but from the fact that he might never see his 3 grandchildren once he is detained at the ICC detention chamber dyan po sa The Hague. No, hindi yan ang dahilan. Naniwala kayo, hindi siya makikita ng kanyang grandchildren dyan sa The Hague? Eh, pero lang si Bato. Magkano lang pamasahe papuntang Europe? 50,000-60,000. Afford na afford nila yan. Eh, kesyo daw malayo, hindi siya makikita. Madin rin pala dyan, dami-dami pera eh. 60,000, nandiyan ka na sa Europe. Oh. Hindi yun ang kinakatakutan dahil makikita pa rin naman siya. Natatakot siya, namabilanggo siya at sira ang kanyang political career. At Philippine National Police Chief De La Rosa had implemented former President Rodrigo Duterte's bloody war on drugs. Hindi siya baka hindi kay Digong. Digong nagdala sa kanya eh. Si Solicitor General Minardo Guevara, however, said that the President Marcos saying the government will not lift a finger to assist the ICC in its probe. The court cannot enforce any arrest warrant in the Philippines. Mula po yan sa ICC. Yan. Kaya yumayabang ulit. Kaya umaalagwa ulit. Kasi ano na eh, malinaw na eh. Pabor sa kanila eh. Eh paano kung mag-iba yung isip? Totoong bumalentong. Yan ang ayaw-ayaw nila eh, bumabalentong. Eh paano kung totoong bumalentong? May ibang naging legal basis na nakuha ang presidente at pinapasok itong ICC. Dilagot kayo ngayon. Guevara told Storycon and Signals TV One News that the ICC relies on local enforcement to serve arrest warrants. Yun lang, pag nag-abroad itong mga ito. Kung may warrant of arrest na talaga nag-exist. Pag nag-abroad kayo, bayari kayo dyan. De La Rosa or Duterte can be arrested only if they go to a country that belongs to the ICC. Guevara said the ICC cannot bring its own team to the Philippines. Malinaw naman yan. O isa na nga mag-thank you kayo dyan eh, sa ginawa ng administrasyon na ito eh. Sa ginawa ni PBBM eh. Tapos ito kayo ngayon, nabigyan na naman kayo ng opportunity, umalagwa na naman kayo. Pansinin ninyo yung pattern na ginagawa nila. Babait, sasama. Sasabihin ni Digong, wala akong problema kay PBBM, wala siyang issue ng corruption or kung ano man yan. Tapos mamaya-maya, bangag. Maya-maya-maya, ganyan na naman. O magkukosta naman ng ano, mag-encourage na naman sa Armed Forces of the Philippines, mag-aklas na naman sa leadership. Ano yun? Paiba-iba na statement. Pinapakalma, babalik ulit sa pagiging masama. Pinapakalma, babalik sa pagiging masama. Yan yung pattern nila. I'm afraid of getting detained far away from my grandchildren, who I love very much, De La Rosa, who turned 62 last Sunday, said during a press briefing. Hindi ko naniniwala. I love my apo very much, and I fear that they will grow up without their grandfather. Kung may kasalanan kayo, dapat kayo managot, di ba? I'm just afraid of not seeing my grandchildren if I am detained far away at The Hague. How can they visit me?
they will grow up lololess. Wala daw pong grandfather for them. That's ano tong drama, ha? How can they visit? Pwede punta silang Europe, bisitahin nila. Pwede naman yan, Senador Kay, di ba? Special arrangement lang yan. Eh. De La Rosa then turned his ire on the most vocal supporters of the ICC's drug war investigation. His nemesis, former Senator Antonio Trillanes IV, who has claimed having information that an arrest warrant is underway. Kung totoo nga itong sinasabi ni Trillanes, eh, no? Na parating na itong warrant of arrest mid-year. O yan, risa dyan. Trillanes is a great destabilizer who just wants to destabilize the relationship between the Marcoses and the Duterte, sabi ni De La Rosa. O, tingnan natin, magpalakasa sila dyan. Parehan sila ano eh, mula sa uniformed personnel eh. Tingnan natin kung sino ang mas malakas sa kanila. Ha? E mukhang ngayon na nakakapuntos ngayon si Trillanes eh. Saan magbago na, di ba? Dapat ka nagpasalamat kayo kay PBBM eh. Dahil hindi kayo pinag-iinitan eh. Kung previous government lang yan, di ba ang nangyayari dyan? Sa oras na mapalitan ng gobyerno, yung previous government, kinakasuhan, kung ano-ano ginagawa. Si PBBM, ginawa niya ba yan? Hindi. Pabor pa nga sa inyo eh. Kaya tuloy, nasobrahan naman kayo. Gusto nyo kontrolin si PBBM, hawakan siya sa liig dahil mabait eh. Nung hindi na kayo pinagbigyan dahil gusto niyo, marami kayong gustong i-appoint sa gobyerno para control niyo pa rin si PBBM. Nung hindi na kayo pinagbigyan, ano, bato ang sisi kay First Lady? Si First Lady ang nag-appoint, etc., etc., etc. Tapos na kayo. Tapos na kayo sa gobyerno niyo. Bigyan niyo ng chance yung mga bago. Diba? May mga luma na na-appoint kasi pinagkakatiwalaan ng presidente yan. Trust and confidence yan. Eh kung hindi ka pinagkakatiwalaan ng presidente, ano gusto mo, nandiyan ka nakaupo sa cabinet meeting. Halimbawa si Harry Roque, hindi siya pinagkakatiwalaan ni Presidente. Gusto mo umupos na siya sa cabinet meeting every Tuesday? Di ba pangit tingnan? Maghintay kayo na may magtiwala sa inyo. Yun yun eh. Not necessarily yung pinakamagaling ang ilagay mo dyan. E paano kung pinakamagaling? Taksil naman sa bayan. Di ba? Hindi sumusunod sa direksyon. Ito ang direksyon ng Presidente. Ikaw dahil sa tingin mo pinakamagaling ka, lilihis ka dun. Hindi rumble-rumble na yan. Wala ng harmony. Yun ang gusto ninyong gawin. Mabait ang presidente, inaabuso nyo. Gusto nyong kontrolin. Kasi daw eh, si Sara Duterte nagpanalo eh, nag-giveaway yan kay PBBM. Ha? Parang nag-giveaway? Eh, Sara, talk mo si Sara sa pagka-presidente, eh, naglaban sila dalawa. Eh, kung sino manalo, sino matatag, hindi swerte. Hindi nyo pwedeng dahilan na kaya nanalo si PBBM dahil kay Sara Duterte. Nag-give in siya. Ito, ibang argument yan. Huwag ganoon. Maghintay kayo. Ibita, ang taong bayan ngayon, gising. Alam ang nangyayari. Dahil malinaw na makusino dito yung mga gustong mag-control sa gobyerno. Na hindi mga nabigyan ng posisyon, kaya dada ng dada. May mga hindi nakuha, kaya ganyan. Dada ng dada. O, maghintay kayo. Tumakbo kayo. Yeah, sa 2025, takbo kayo sa pagka-senador. Lahat kayo para makontrol nyo ang Congress. Takbo kayo lang sa pagka-congressman kung mananalo kayo. Di ba? Kung hindi na kayo makapaghintay sa 2028, so sige, takbo na kayo dyan. 2025, Senado. 12 ang i-elect eh. Eh kung makuha nyo ng oposisyon, yung 12 na yan, hindi yung laki ng control nyo dyan. Makuha nyo yung majority. O baka yung Senate President, manggaling pa sa grupo ninyo. Takbo kayo. Pero hanggang ngayon na wala kayo sa posisyon, makinig naman kayo. Irespeto ninyo ang desisyon ng administrasyon. Tapos na kayo. Alright, sige. Anong sa inyo dyan, Ka-Coffee? Ang tabayanan natin itong magaganap po na pagkilos. Bukas po yan, ha? May 6 po yan. Alas 7 po ng umaga, dyan po sa harap ng Senado. Magsuot daw po ng pula at magsuot ng extra shirt at medyo mainit. Tapananggal lang sa tag-init. Ingat-ingat din po dyan sa pagkilos na yun. Tingnan natin, baka magbago naman ang desisyon ni Bato if ever matapos itong pagkilos na ito. Alright, anong say ninyo dyan, Ka-Coffee? I-share ang inyong opinion. Anong reaction ninyo dyan? Ilagay sa ating comment section, ha? Nasa Facebook po. Pero ka-follow sa atin. Baka di pa kayo naka-like sa ating page, ang Ka-Coffee. Oh, click lang po yung like kung di kayo follow. Libre po yan, ha? At i-like na rin po itong video na to sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, patso yun na lang, Ka-Coffee, pa-click lang po ng subscribe kung nasa YouTube po kayo. At pa-like na rin po itong video na to. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa akin, Ka-Coffee. Ingat po kayo, ha? Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam, everyone. See you mamaya, halas 10 po ng gabi ang ating live.